What's up, mga kapatid? O, di ba? Sometimes a love goes wrong. Tama ba? Yun yung title nun eh. Sometimes a love goes wrong ni Carrie Lucas. Hindi ko alam kung pinanganak na po kayo noong 1979 at higit sa lahat hindi pa po uso ang CD at Spotify at kung ano-ano online music apps available noon. Ang uso pa lang noon ay vinyl o plaka na favorite ni Sana Lourdes de Vera. Ayan, pati cassette. Ayan, good afternoon po sa inyong lahat. Kamusta naman ang inyong tanghalian? O baka mamaya habang tumutugtog yung Sometimes a Love Goes Wrong, eh ganun din kalumanay ang inyong pagku-cruise somewhere. Ayan na, kung saan man kayo papunta at sama-sama kami, salamat! O diba, kung nagla-lunch kayo kasama kami, buti pa kayo kumakain na. O kami lahat dito, Jetta, pero okay lang yan. 1 hour lang naman to, kayang-kaya pa ng power sa atin yan, mga kapatid. At sa mga naka-duty, nakamukha namin, hello Double Pay, kamusta naman kayo mga kapatid? O hindi ba? Yun na lang iisipin natin, aanhin mo ang holiday kung hindi ka naman Double Pay. Oh. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Welcome to the show. Ito po ang Heart to Heart. In behalf of Kuya Poy, ako po inyong chinitita, Laila Chikadora, at nakikinig pa rin po kayo sa 92.3 True FM. O yung iba, baka nanonood kayo sa FB Live o kaya naman sa not-so-secret Channel 19 natin. Ganoon na rin sa mga nakikinig sa atin via Signal Play app. Okay, simulan na po natin dahil Friday ngayon, isang astig na Friday sa inyong lahat. For sure, ang dami sa inyo ang mga vacay mode. Ang saya. Ako Becky mode, pero kayo mga vacay mode, hindi ba? So, i-enjoy ninyo ang inyong long weekend and kumbaga, mag-spend time talaga tayo kasama ng ating mga malalapit sa buhay. Oo, para memorable, hindi ba? At kami naman, dito sa studio para mas maging memorable ang Astig Friday ninyo at ang Astig Long Weekend ninyo, may pamigay. Mamimigay po tayo ng 3 na 250 pesos cash. Ganyan ha. At syempre, isang Sulit TV box na kung nung isang araw galing sa 3rd floor at kahapon galing sa 2nd floor, ngayon galing po sa 1st floor. Sandali. And black. Eto na. Ayan, isang Sulit TV box si pamimigay po natin ngayong tanghali para sa lucky na bongga na Sharva. Okay, so tawag na kayo sa aming mga hotlines, mga kapatid. Dalawa po yan, ha? 86315788 86316674. Yan po ang ating mga hotlines. Pwede rin po kayo mag-iwan ng comments sa ating comment section via Facebook Live. Hanapin nyo lang po ang H2H o Heart to Heart sa Radyo 5 92.3 True FM. Siyempre, meron din tayong mother page, yung 92.3 True FM. So, ayan. Like and share na, mga kapatid, para happy tayong lahat ngayong Astig Friday. And speaking of which, ayan, meron din tayong astigin na LQ or love question for the day. Naku, paano ba ang tamang pag-handle kung walang emotional intelligence si partner? Yan yung mga tipong nag-away, tumalak pagkatapos ang sagot sa'yo hindi relevant sa pinagdidiskusyonan nyo. Anong ulam? Ganon. Pagod na ako. Kalaga ng bata. Puyat na ako. Baka naman pwedeng ikaw naman mamaya. Sabay-sabi lang sa'yo, anong ulam? Ganon, diba? So, paano ba ang tamang pag-handle kung walang emotional intelligence si partner? At paano kung parehas kayo walang emotional intelligence? Naku, grabe. Ang hirap din nun, ha? Diba? Mag-work kaya? Kasi, diba, sa math, negative plus negative is positive. Dumugo ang ilong 4 at 6. Huwag na natin pag-usapan ng math. Gano'n na yan, ha? Okay, mga kapatid. So, yan ang ating LQ or love question for the day. Paano ang tamang pag-handle kung walang emotional intelligence si partner? Hashtag H2H asks.
Okay? O, dito na tayo mga kapatid. Dahil nga, sabi ko sa inyo, di ba, astig talaga ang ating Friday ngayon. Dahil, ayan, meron tayong tinatawag na Astig Confessions. So, simulan na po natin ang ating hashtag Astig Confessions ngayong Friday. O, meron po tayo ng mga kwento at istorya ng totoong buhay na mapag-uusapan, hindi ba? At bibigyang linaw po natin yan mula Monday, Wednesday, and Friday. Yon naman, para masaya. And kagaya nga ng dati, may mga kakaibang kwento at istorya ng totoong buhay ang ating pag-uusapan at bibigyang linaw para okay. At syempre, kailangan ko po ng tulong ninyo mga kapatid. Diyan papasok yung ating tinatawag na astig advice or astig comments. Sali kayo sa usapan. Pwede kayong kumontak sa amin or mag-interact via our Facebook Live. Okay? So, ayan nga ang ating gagawin ngayong tanghali para sa show natin ngayon, 'di ba? So sa bawat astig advice or comments ay may chance rin po kayong manalo ng 250 pesos cash prize. Ayan, every MWF 'yan. So astig talaga ang ating Friday ngayon na naka-vacay mode kayo, 'di ba? So simple lang ang ating mechanics sa mga gusto pong maging winner sa araw na 'to. Aside sa inyong astig advice or comment, kailangan nyo ring gumamit po ng hashtag astig advice. Yung gano'n, no? Yung gano'n. Ayan. Hash. As in yung hash key. Sa mga teleponong dipindot nun, di ba? Yung hash key. Ayan. Hashtag astig advice. Okay? Sa ating social media live. Yung number sign, no? Yun yung hash. Yun. Pa-hash-hash pa kasi. Diba yung imbeto yung hash-hash na yun? Ang alam kong hash-hash yung kay Paula Abdul. Titang-tita, di ba? Okay, so ayan mga kapatid. Tawag kayo kung gusto nyo namang umastig advice via telepono, ha? Ulitin natin yung landlines. 8631-6674 or 8631-5788. Okay, so shall we begin? Simula na po natin ang ating hashtag Astig Confessions. H2H Astig Confessions. Okay mga kapatid, dito na po tayo sa ating H2H Astig Confessions. Subsub po sa sangkaterbang trabaho pero walang time para sa kanyang jowa. Yan ang problemang kinakaharap ngayon ni Jerome sa tatlong buwan niyang jowa na si Matet. Ang totoo niyan, si Jerome pa mismo ang nang hihiyang humingi sa oras ni Matet dahil nga sobrang tambak daw sa trabaho sa opisina. And ayon kay Jerome, wala naman daw pinagkakautangan ang kanyang jowa o kaya naman hindi naman ito breadwinner sa kanilang pamilya, itong si Matet, kaya hindi niya maiwasan kung iniisip niya kung mahal pa ba kaya niya ako. Yan. So kausapin natin sa kabilang linya, nandito po si Jerome para makipagkwentuhan sa atin. Gandang hapon, Jerome. Welcome to Heart to Heart. Okay, Jerome, Hi, kamusta ka na? Naka-holiday ka ba ngayon? Apa. Pero nasa po ako sa may mall po eh. Sakto po kasi galing po kami ng mall. Pumunta po. Ah, okay. Okay yan, at least may family time. Jerome, ilang taon na po tayo? 28 years old. And yes, sabi mo nga, bagong girlfriend mo palang itong si Matet. Yes po. Okay. Almost 3 months po. 3 months. Gaano kayo katagal na nagligawan? And gaano mo na katagal ba siya kakilala? Bali, kilala ko na po siya nung saan na palang po, nung college palang po na. Then, nung after po nung college namin, doon ko po siya naligawan po. Siguro mga 3 months or 4 months po naligawan. And then? Ito lang po yan. This year lang po yan.
Ah, so kumbaga from college pa. Pero nung college kayo, ano bang personality niya? Talagang go-getter ba siya? Was she really active in during her college days? Ano yung characteristics ni Matet? Ganyan na ba siya dati? Very driven, goal-oriented. Opo, ganun po siya, lalo po pag sa mga work papers ko. Like nung nagtitesis sa thesis nga lang po nila dati po eh. Actually, sila po kasi yung best thesis nun. Kaya medyo maano po talaga sila. Competitive si ate. Okay. Nung nagliligawan kayo, gano'ng katagal? 3-4 months din? Apo, ganun po. Okay. Anong napansin mo nung 3-4 months na nagliligawan kayo? Dati na ba siyang workaholic? Hindi ko po masyadong napansin kasi hindi ko naman. Nung time po na yun, hindi ko po siya hinahatid sa trabaho, although minsan dinadala ko po siya, minsan bihirang-bihira lang po. Mm-hmm. Po. Kaya hindi ko po medyo nakita kung na ganun po pala siya sa trabaho. Pero yung mga 3-4 months na nangliligaw ka, lagi ka naman niyang nabibigyan ng time? Parang sakto lang po. Yung kumbaga normal na nangliligaw po, ganun po. Parang may oras din po siya sa akin minsan, pero mas madalas po wala. Nung nangliligaw, pero, ikaw? Opo. Opo, nung nangliligaw pa ako. May oras naman po siya sa akin minsan, pero parang nung maging kanya po, mas nabawasan. Okay, pero nung nangliligaw ka, naputol. Nung nangliligaw siya. Nung nangliligaw kaya si Jerome, ano yung frequency na nabibigyan siya ng time? Yun yung gusto kong malaman eh. Sige, tawagan natin ulit si Jerome. Ayan ha, mga kapatid. May idinudulog na problema si Jerome. Ayan, Jerome? Hello po. Okay, gaano yung time na naibibigay ni Matet sa'yo nung nagliligawan kayo? Yung full attention ba ay nasa'yo nung nangliligaw ka sa kanya? Opo, kasi halos nung time po na yun, pag mag-out naman po siya sa trabaho niya, ako yung kausap niya. Pagka naman po bago siya pumasok, ako rin po yung kausap. Mm-hmm. Okay, and then, nagkaroon ng konti o malaking pagbabago nung naging kayo na? Yes po, hindi naman po agad-agad nung naging kami. Bali siguro nito lang po mga past few months po, siguro mga 1 month. So isang buwan na siyang very, 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 very busy to the point na hindi ka na nga niya nabibigyan ng panahon. Tama ba? Opo. Na-explain naman niya kung bakit? Ina-explain niya naman po. Kaso minsan, hindi naman, syempre, hindi ko rin po iwasang mag-isip. Lalo't kung nakikita ko po sa mga IG story niya na minsan, nagagawa pa nilang lumabas ng mga katrabaho niya. Tapos, minsan po nakikita ko po na nakakapag-copy pa po sila sa labas. Minsan nga po hindi ko po alam. Tapos, sinasabi niya na wala siyang oras para sa'yo. Hindi niya naman po totally sinasabi. Pero parang yung pinaparamdam na ganun po, wala po siyang masyadong oras para sa'yo. Nasubukan mo na ba siyang tanungin? Hindi pa po, hindi nga akong problema pa rin. Bakit? Hindi mo ba masabi sa kanya or hindi maitanong po sa kanya? Once po kasi na minsan pagka kinakausap po siya about dun or about sa mga ganung bagay, parang mas nagagalit po siya. Mas ano niya po yung priority niya talaga. Iniiwasan niya? Ganun ba? Yes po. Eh, yung mga kakapi niya, ayan, yung mga kakokol niya, yung mga kakofi-kofi lang na friends niya, at saka yung mga friends niya na may time siya na lumabas or mag-hangout, kilala mo ba yung mga friends niyang to? Or naipakilala ka ba naman ni Matet dito sa mga barkada niya? Minsan po, kinakwento niya daw po ko yung kung sabi niya, kilala daw po ako ng mga katrabaho. Pero hindi ko po sila totally kilala na nakikita na personal. Mm. Although nakita ko lang po sila sa mga pictures sa mga kasama niya po. So hindi ka pa nakikipag-hangout sa mga friends niya? Hindi pa po. At hindi rin niya sinasabi sa'yo na, yung kahit konting busina lang, baka mamaya magkape kami ng mga friends ko or labas lang kami sandalihan or whatever yung tawagan nyo. Walang ganon? Hindi po.
minsan magugulat na lang po ako, may story po siya na kumain po sila sa labas. Which is break time lang po naman nila yun kasi sa mall po siya nagtatrabaho. Edi yung mall na pinuntahan mo ngayon, mall ba ni Matet yan? Ay, hindi po. Bakit hindi ka sa mall ni Matet nagpunta? Malayo po. Ah, okay. Sorry. Pasensya na, nagalit ako agad. Wala ring EQ eh. Wala ring EQ si tita. Ano ba? Okay. Sabi mo sa mga stories, di ba, kumakain, ganyan. Eh, ikaw ba, yung relasyon nyo ba, pinopost ni Matet on social media? Is she a proud girlfriend? Hindi. Dati po, pinopost niya po. Sa mga IG po. Pero ngayon po, niremove niya po pati po yung sa IG na mga picture na siya din po mismo na-remove sa account. Bakit hindi mo siya tinatanong kung bakit? Hindi pa. Bakit hindi po na? Bakit hindi? Natatakot ka ba? Tigre ba si Matet? Eh, you deserve to know kasi hindi lang naman siya yung nasa relationship eh, di ba? Dalawa kayo. Opo. Oo. Minsan naman po, yung mga ano namin, yung mga labas po namin, pinopost niya po yung story niya sa IG. Pero hindi niya po inaano kung nakasama niya ako. Kumbaga mysterious po. Kwento niya ba kung bakit gano'n ang ginagawa niya? So, ang sinasabi niya lang po, gusto niya daw po ng kahit pa paano privacy daw po. Wow, artista. May pa-mystery. Eh ikaw, pinopost mo rin siya sa social media tapos tinatag mo yung pangalan niya. Okay. Okay. Bago kayo nagligawan, meron ka bang idea na kabe-break lang niya o kaya naman medyo meron siyang karelasyon na matagal na niyang ex, ganyan? Ay, wala naman po. Bali, isa pa lang po kasi naging ex niya. Ah, kilala mo rin? Sa mukha lang po. Sa mukha lang? Wow. Ay, nakita ko lang po sa social media. Aha. Uh-huh. Okay, sige. Meron tayong H2H Astig caller and magbibigay siya sa'yo ng astig na advice. Kausapin natin si Queen ng Mandaluyong City. Good afternoon, Queen! Hello po, good afternoon. Ayan, sige. Ano? Ano po yung maging advice ko? Yung astig advice mo. Sige, ano yung astig advice mo? Go! Ano lang po, dapat kailangan palawakin mo, sir, yung pag-unawa niya. Since yung partner niya is workaholic, though questionable talaga sa side niya kasi nga is wala namang, sabihin natin, hindi breadwinner, sabihin natin, walang kautangan. Pero, si ate po o yung girlfriend niya is sabihin natin na sud talaga sa trabaho. Dapat kailangan pagawakin niya pa yung pag-unawa niya. What more pa na kanyari po is yung si partner niya is talaga nagpo-focus talaga sa trabaho niya para sa future niya. Mm-hmm. Even na hindi pa kasama si boyfriend niya. Pero the good things na din po kasi na at least nakikita niya sa partner niya na may pagka-independent style. So, lawakan. So, ganun nga po talaga. So, mas maganda po, magpaka-astig pa siya na in a nice way. Aha. Uh-huh. Ikaw ba ganun din, Queen? Workaholic ka rin? Yes, workaholic ako, then hindi rin ako independent. Pero, sa part ko kasi, sa trabaho ko, plus sa position ko, hindi lang yung partner ko yung iniisip ko. Iniisip ko rin kung sino yung mga hawak kong tao, yung hinahandle kong trabaho. So, yung partner ko may problema din before sa akin regarding sa ganyan na wala akong time. How did you handle wala it? Wala akong... Ayun, lagi ko lang po pinapaunawa sa boyfriend ko na kailangan nandyan siya sa side ko kahit wala ako sa panahong ganito ako. Kasi, siyempre po, lagi ko po nire-remind yung boyfriend ko na na-busy ako, ang dami kong ginagawa, ang dami kong naasikan. So, hanggang sa natanin na lang siya na, though nagkakaproblema kami before, pero unti-unti naman na pag dumarating yung point na nagiging bakante yung oras ko, nakatuon naman ako sa kanya. Ayun. Jerome, ikaw ba, nasabihan din ni Matet na, medyo busy, pero sana andyan ka lang, huwag kang bibitaw. May ganun bang, usapan itong nung naging sobrang busy siya?
Opo, meron naman po. Kumbaga, minsan pinapaliwanag yun ako. Meron nga pong one time na piano ko, coach. Sabi ko, stay off mo na, out of duty ka na. Kumbaga. Pero bakit kailangan pa rin tumawag sa'yo yung mga tenants ko yung kulit? Kasi siguro, although naintindihan niya na, naintindihan ko po na ang reason niya is dahil siya, kaya daw po siya yung tinatawagan ng mga tenants. Kasi daw, siya daw po yung madaling lapitan doon sa office nila. Mm-hmm. Pero hindi ko po maintindihan na bakit pag ano, out of duty ka na, kailangan mo pang tawagan yan, responsible ka pang sagot ng tao. Eh, tapos yung office hours, ganon. Opo. Okay. Kumbaga, day off niya po minsan kasi may tumatawag po sa bidders. Ay, laging on call si ate. Okay. Opo. Sige. Oh, Queen. Oh. Baka meron kang ano, sagot doon. Actually, meron. Oh, kasi, ayan. Ano yun? Nakikita ka pa yung sarili to doon sa partner niya. Okay. Na sobrang busy talaga. Even out of duty or even naka-holiday, mm-hmm, off or leave or kung BL, naka-vacation leave. Uh-huh. As in talagang ano po, mamay, kung lalo na specially kapag nasa admin staff or operations. Yes, pag-operation, hindi mo talaga may iwasan na hindi ka mag-feedback or mag-respond sa mga ka-work mo. Kasi, mm-hmm, syempre, kung ikaw nakakaalam ng kailangan ng tulong na ka-work mo, mm-hmm, patulungan mo. In a nice way, the way na kunyari po, o kailangan ni ganito na ng sagot. So, wala kang magagawa na kailangan tawagan mo siya or, mm-hmm, sagutin mo siya kahit na wala ka talaga sa office base. Mm-hmm. So, dapat siguro po kay Kuya, kay Sir, dapat alawakin niya pa yung, ano, yung sitwasyon niya, ay yung pag-unawa niya. Kasi po, ma'am, parang darating din yung point na may itindihan niya yun eh. Wala kasi siya sa sitwasyon ng girlfriend niya. Mm-mm. That's why parang laging questionable sa kanya. Pero kung babalik pa rin yung scenario, kahit dumating yung point na si Sir is maging busy, mm-hmm, kahit sa ibang paraan, may itindihan niya na yung part, yung girlfriend niya sa ganung part na yun. Mm-hmm. Okay. Thank you sa iyong H2H Astig advice, Queen. Yes. Thank you. Okay. Jerome, matanong kita, ano ba ang iyong trabaho? Sa isa pong ano, sa team leader sa restaurant. Team leader sa? Yes, po. Sa restaurant po. Sa restaurant. Oh, so you're also part of operations. Pa? Operations, kumbaga, 'di ba? Part ka rin ng operations kung team leader ka sa restaurant. And si si Matet, ano ang ano niya? Admin ba siya ng mall? Yes po, admin po. Ayun. Admin ng mall po. Okay. Siguro nga kahit papaano, no, merong punto si Queen ng Mandaluyong kasi sa totoo lang, pag talaga ikaw ay parte ng operations, parang dito sa amin sa radyo, halos lahat ng tao, mga tao sa news, yan, part sila ng when you're part of the operations team, no? Or the well, actually, yung admin nga, minsan nakakapag-holiday pa yan. Pero kapag parte ka talaga kasi ng operations team, asahan mo yan na kahit minsan sa kalagitnaan ng gabi, meron at merong ano eh, magkakaroon ng probably tatawag sa'yo or emergency. Baka nga, yun yung ano, nangyayari sa inyong dalawa ngayon ni Matet ng girlfriend mo. Also, hindi kaya nagkakaroon lang din kasi lalo na ngayon, Jeroma, medyo kailangan mas sabi nga ni Queen, mas tibayan mo pa yung loob mo. Alam mo kung bakit? Kasi magbe-burr months na and you know sa mall, yan ang isa sa mga pinakang busy months nila. Pag magpapasko, halos wala ka na talagang magiging time para sa kung ano-ano. Kasi, di ba, late na rin nagsasara ang mga mall. So, malamang as, ano, as operations, part of operations, baka mas lalo na maging busy pa itong si Matet. So, dapat siguro, ang pinakang maganda dyan is mag-usap kayong dalawa na sabihin mo, paano ba tawagan nyo? Babe. Babe?
Yes po. O, sabi mo, babe, naintindihan ko na nagiging busy ka, pero baka naman pagka ano, mag-spend tayo ng pag-day off mo, kahit tayong dalawa lang, ganyan. Kasi alam mo, parang nakikita ko sa'yo, your love language is giving yung ano, yung panahon mo para sa minamahal mo. Tama? Yes, ma'am. Ayun. Eh, anong pa love language ni Ate? Anong love language ni Matet? Hindi ko po maano po, hindi ko po ma-identify pa po. Hindi mo pa ma-identify. O baka naman kasi yun yung dapat yung pag-usapan. Sabihin mo, kasi ang love language ko ay yung pag-google ng panahon para sa minamahal ko. So sana naiintindihan mo rin that at times maghahanap talaga ako ng time na ano na galing sa iyo. So ganun siguro, kailangan pag-usapan niyo yan eh, kayong dalawa, 'di ba? Oh. Ayun. Okay, meron ba tayong mga astig comments on FB Live? Teka, tingnan natin ha. Baka naman may mga nagbibigay na ng hashtag H2H astig comments on FB Live. Tingnan natin. Yan, wait lang. Nako, ito na. Oh, sabi. Ala, nagbigay lang ng bulaklak. Ano daw 'yon, no, 'di ba? Sige, mamaya tingin tayo ha ng ating astig comments on FB Live. Ayan, sabi niya. Ay, wala pala. Nanonood lang daw siya from Muntinlupa. Okay. Meron tayong caller? None? Okay, sige. Ito yung mga hashtag astig comments natin. H2H astig comments. Sabi ni Rian Hudieres, if wala man pong emotional intelligence si partner, ay iba to. Ano to? Regarding the H2H love question of the day ito. Hindi siya regarding the astig advice. Pero yun nga, Jerome, siguro kailangan lang talaga pag-usapan nyo. And also, isipin mo rin na 3 months pa lang kayo, tama? Yes po. Take into consideration that you are a new couple, bago pa lang yung relasyon ninyo. So meron at merong mga hiccups yan, may mga challenges kasi nga bago pa lang yung inyong relationship. So in order for it to bloom, to grow at mag prosper yung inyong relasyon, it really takes two. Hindi lang ikaw, hindi lang siya, kayong dalawa ang magpapalago, magpapaganda at mag-aayos ng inyong relationship para maging ano, para maging paano ba to? Harmonious yung inyong relationship. Diba? So, if she's busy, paano mo siya hinahandle? Kapag busy siya, minimessage mo siya, kumain ka na ba? Opo. Ganyan naman po ako lagi. Lagi naman po ako nag-a-appease sa kanya po. Nagre-reply naman siya? Nagre-reply naman po. Minsan po. Pagka nag-reply naman po. Ayun. Baka lang tama si ano, si Queen na sobrang busy lang niya, but that doesn't mean that she doesn't love you. Yes po. Nararamdaman mo naman na mahal ka niya kahit busy siya. Nararamdaman ko naman po. Ayun. Kaya po, minsan siyempre na, kumbaga yung love language mo na po. Oo. At saka nangungulila ka. Nangungulila ka sa pagkakataon. Day off. Kailan ng day off niya? Every Saturday po. Day off mo rin yun? Hindi po. Kasi ano po eh, pagka ganong weekend yun po, ang busy day nyo. 'Di ba? Ayun eh. So hindi rin pala kayo nagkakatagpo ng day off. Pero after your duty na nakakapag ano ba kayo? Hang out? Hindi rin po. Pira din po kasi medyo malayo po yung bahay namin. Ah, long distance relationship din kayo? Pa? Long distance relationship din? Ay, hindi naman po. Hindi naman po. Sa QC lang po siya, ako po dito po sa Balinsuela. Kaya lang po, kan gabing-gabi na po kasi kami nakaka-uwi pa rin. Oh. Tsaka minsan, ano, minsan tumataas yung tubig. Opo, sabon. Minsan tumataas yung tubig, kailangan mamangka. Pero wag sa dalawang ilog ha, Jerome, bad yun ha. Oo, ha. Okay, si Gail Easy, meron siyang H2H astig comment. Sabi niya, hashtag astig advice, Jerome, ikaw na lang gumawa ng paraan to spend time with her. Pag wala pa rin maigi, ay kausapin mo na si Matet tungkol sa relasyon nyo if same page pa rin ba kayo. Dapat teamwork. Oh, tama yun, di ba?
Yun nga yung sinasabi ko sa iyo eh. Yun pala, at least nakalkal natin na kaya hindi rin sila nakakapagbigay ng ample time with each other is because magkaiba sila ng day off. O, di ba? Si Antonio Maypa, sabi niya, hashtag astig advice ko kay Jerome, upuan at pag-usapan nila ang sitwasyon nila ni girlfriend. Hindi pwedeng mawala ang time o oras sa bawat isa. Mahalaga yon para mas lumalim at mas maging matatagang relasyon nila, lalo pat nagsisimula pa lang sila. Pwede rin, Jerome, na ikaw na mismo ang gumawa ng paraan para magkasama at magka-bonding kayong dalawa lang. O, tama, ang day off mo kailan? Pero weekdays lang po. Weekdays ang day off mo. Kung weekdays yes, naman pumapasok siya, what if on your day off, eh, dun ka sa mall niya tumambay at mag-lunch kayo together. Kahit lunch date lang, at least kahit papano, di ba? 1 hour din yun, na at least kahit papano, nagkita kayo at nagkasama kayo. Tapos pwede mo siyang sunduin, hindi ba? Opo. Hindi ba yun? Ito naman po sinusundo ko po. Ayun. How much time ba do you want to spend with her? Like days? Ganun ba? Forever? Ooh! I want to spend forever. Charek. O, paano ba? Gano'n ba katagal kasi yung oras na hinihingi mo? Kahit hindi naman po siguro ganun katagal. Kaya lang po, parang mas ang lasa ko lang po kasi parang mas matagal pa po siya dun sa ano po sa trabaho niya. Kesa sa... Minsan mas priority niya po talaga. Yun lang naman po yung problema ko. Ah, okay. Baka naman may pinaglalaanan para sa future or hindi kaya, naisip ko lang Jerome, hindi naman kaya noong bata siya, yung mga kapatid niya, favorite ang isa at hindi siya yung favorite. Kaya ngayon, talagang pinapatunayan niya that I'm capable na competitive ako, no? Hello? Ganon, hindi kaya ganon? Baka kasi may psychology rin na behind her being a workaholic, hindi ba? Opo. O kaya, surprise mo one time na mag-book ka ng staycation or something o kidnapin mo ng ilang araw. Sabi mo, wala nang balikan to. Eto na, reserve na to. O, hindi ba pwedeng ganon? Wala. Minsan po ito, wala rin po oras. Walang oras saan? Sa ganun po, sa mga staycation. Kahit isang araw lang, overnight? Hindi po kasi magtugma talaga yung schedule po namin talaga. Kasi alam mo, wala rin talagang mangyayari. If both of you have no time for each other, then what is this relationship for? Diba? Para kasing ang problema, nobody from both sides would want to bend, would want to give in. Eh talagang hindi mag-work yan. Diba? Opo. Kung parehas tayo magpapatigasan, bakit pa ba tayo naging tayo? Hindi ba? Sa tingin ko, kailangan nyo talagang mag-usap, Jerome. And hopefully, it would work out. Hopefully, mag-work out siya. Opo. Diba? Talagang kailangan upuan at pag-usapan natin yan. Okay? Opo. Sige, maraming salamat, Jerome. And ingat ka. Hello na rin sa mami mo na kasama mo ngayon. Bye! Thank you po. Sige. Okay, dito na tayo mga kapatid. Alam nyo, alam ko na kanina nyo pa ito hinihintay. Hashtag H2H Astig Confessions. Yan naman. Siyempre, yung mga nanalo. Yan ang ating 250 pesos cash. Congratulations kay Queen ng Mandaluyong. Ang ating H2H Astig Advice caller. At siyempre, yung ating pangalawang winner, 250 pesos cash din, Jerry Bell Bone Arsenio. Ayan, ha? O, dito muna tayo. Basa tayo sa Facebook natin ng ating mga H2H Astig Advices. Sabi, teka, ayun na naman pala eh. Meron naman pala dito. Kasi akala ko dito natin babasahin sa ating... Pero sige, okay na yan. Sabi ni Andeng Bongo, ang ating... Hashtag Astig Advice. Kuya Jerome, duda ako dyan sa girlfriend mo. Mukhang may something. Or should I say, I smell something fishy. Diba? Bakit need pa niyang i-remove yung mga photos nyo or di na masyadong nagpo-post? Tapos, dun sa mga ka-coffee niya, magpo-post-post pa, diba? O, ewan ko ba? Babae rin ako. Siyempre, dapat mas priority ko yung boyfriend ko. Sabi nga ni Idol Rico Blanco, kung ayaw may dahilan, pag gusto, maraming paraan. Gumawa na lang tayo ng paraan. Oo. Pero, alam mo ko ako talaga, the best way is to confront her.
Well, not naman in a bad way na confrontation. Hindi ganun, ha? Siyempre, yung may lambing pa rin na confrontation, hindi naman ibig sabihin ng confrontation, away na agad eh, di ba? To confront her in a calm way. Ayan, ha? Kalmado lang ang pag-confront. Mahal mo pa ba ako? Diretsuhin mo na. Sabihin mo kasi parang nakukulangan ako sa oras nating dalawa. Baka naman pwede nating solusyonan to. Ganon. O, si Sergio Gonzalez naman. Sabi niya, hashtag Astig Advice, tama si Tita L. Masinsinang pag-uusap lang talaga ang kailangan nila. 3 months pa lang sila, kaya huwag ka muna maging mapaghanap sa relasyon nyo. Nasa proseso pa kayo pareho. Yun nga, early relationship. Maaga pa rin kasi yung relationship. Baka, alam niyo yun, nasa adjustment period pa lang kayo, diba, ng inyong pagsasama as boyfriend, girlfriend. Kaya siguro dito lumalabas yung mga birth pains, yung mga hiccups, yung mga challenges in the relationship. Pero once naman na napagdaanan nyo na yung ano, nalampasan nyo na yung challenge, ito smooth na yan ulit eh. O, next challenge naman. Diba? Kumbaga sa online na laro, kailangan may mga challenges din for you to become a better person or para yung relationship nyo mas mag-grow, hindi ba? Sabi ni Erickson Divina Rillera, sabi niya, hashtag Astig comment, maghanap ka na lang ng iba kung wala ka namang magagawang paraan para sa problema mo. Parehas kayo ng jowa mo, walang time sa isa't isa. Parang mainit ang ulo nito. Parang mainit ang ulo, ha? Aleni Hunko, hello! At si Jerry Belbone Arsenio, ayan, yung isa sa mga nanalo, di ba, ng ating 250 pesos cash. Congrats! Si Rita Pardico, sabi niya, hashtag Astig comment, siguro, kuya, talaga lang pong busy siya masyado sa kanyang work. Pero hindi naman ibig sabihin na hindi na importante sa kanya. Nuwain mo na lang ang kanyang sitwasyon. Pero tama, napuntahan mo siyang madalas at bigyan mo ng flowers at chocolate para naman matuwa siya. Eh kasi kung meron ng paghahalong pagdududa yan, o edi, kung ang shift mo, for example, ay gabi, o edi dalawin mo muna, di ba gano'n naman talaga ang love? Kahit pa gaano kalayo yan, tsatsagain mo pa yan, kahit na gaano pa ka-traffic yan, pagka ikaw talaga, eh baliw na baliw dahil sa pag-ibig, lahat gagawin mo kahit imposible. Diba? Lahat gagawin mo kahit imposible. Ano yung sabi sa Florante at Laura? O, pag-ibig na makapangyarihan, hahamakin, ano yun? Kapag ito ay dumapo, kanino man, hahamakin ang lahat, maging akin ka lamang. Imagine mo, noong lumang panahon pa yon, si Francisco Balagtas pa ang nagsulat nun. E ano pa ngayon, modern na yung age. Malay mo, isang araw, pindutin mo lang yung phone mo, naandun ka na rin kung saan kausap mo yung, sa lugar ng kung saan mo yung kausap mo. Diba? Baka dumating na tayo sa ano, sa panahon na yon. Pero talagang ano eh, the secret to a relationship is to not give up on each other if you love each other. Can I just share something lang din? Very, very quick. Minsan po sa buhay ko, sumikat din naman ako. Ayan. Naging ano rin naman ako, crowd favorite. So, nung nagsisimula kami ni Tito Daniel, this is based on my story ha, nung nagsisimula pala kami ni Tito Daniel, ano yun eh, from a almost somebody towards to the point na pasikat na ng pasikat. Pataas na ng pataas yung level ko. Doon pumasok si Tito Daniel sa almost somebody. So, nagkaroon din ng adjustment period kasi pupunta kami sa mall. Uy, pa-picture, pa-ganito, pa-ganyan. Pwedeng, autograph pa ang uso nun. Pa-autograph po. So, dumog yung mga tao. And then, makikita mo siya nasa isang tabi lang. Minsan na pag-usapan namin, sabi ko sa kanya, how do you feel? Sabi niya, sometimes rejected kasi parang dapat oras natin yun eh, kaya lang bakit nagkakaganon. Until dumating yung panahon na intindihan din niya. Ngayon, tables have turned. Yes, tables have turned. Ako na si Tita Laila nyo. O, eto na tayo, nakarating na tayo sa ganitong sitwasyon. Si Tito Daniel naman ngayon ang naging busy in life. Kasi naging manager na siya sa bonggang kumpanya. Grabe, hanggang 17th month pay yata yun. Ganon! So ngayon, ako naman ang umiintindi na madalas marami siyang meeting, online meeting, lahat inaabot na rin ang gabi. So alam nyo yun, sa isang relationship, it really takes two.
yung understanding ninyo sa isa't isa. Kung ganon. Pero kung nagdududa ka, hindi ko sinabing bantayan mo ng gwardyang-gwardya, pero bigyan mo rin ng oras. Puntahan mo sa mall niya. O kumain kayo kahit snack lang. O sige, pagluto mo pa si ate. Restaurant ka, di ba, Jerome? O bumili ka ng pagkain doon sa restaurant. Ayun ang dalahin mo. O tapos, hindi ba? Anyways, dito naman tayo sa ating LQ, ang ating love question for the day. Love question of the day. Yeah. Ayan ha, ang ating love question for the day ay may kinalaman sa emotional conscience. Paano ba ang tamang pag-handle kung walang emotional intelligence si partner? Yan ang ating hashtag H2H asks. Sabi ni Gail Easy, think positive at unawain na lang. Ang mahalaga, responsible siya in all aspects in life. Yon. Si Darwin Rosell, understanding, trust one another, helping when the partner's down. Tama yan. At pagmamahal sa kabila ng kanyang kahinaan at kakulangan sa relasyon. Ayan naman. Pag talagang mahal mo, di ba? Jolina Magdangal, kapag ako ay nagmahal. Ganun talaga eh, no? Ay, totoo naman yon, no? Paiw-iw ka pa dyan, kunwari ka pa. Kunwari ka pa, ito si Aaron na to, pag, malamang pag nasa bahay ka. Si Christina de la Cruz Largado, love, care, and more pag-unawa dahil hindi lahat nauunawaan ng bawat isa. Most of all, God provides everything and to make sure you're always there for your partner. Yon. Si Cheza May Horvina, kagaya ko, isang ina may kapansanan, 23 years old po, pero may anak akong 11 months old at may partner ako. Wala kaming panggastos for the house pansamantala kasi nagkataon na naka-resign ang partner ko. So, gagawa, naku, inapi-api pa raw sila ng mga tao yung partner niya. So, ayan, sana konting compassion daw. Si Erlinda Haluwag, strong and positive mindset para whatever happens, makakayang makasurvive sa relationship. O, ayan. Salamat sa inyong mga kasagutan sa ating love question of the day. O, sino ba mananalo ng ating Sule TV Box ngayong hapon? Ang kanyang pangalan... Ayan ha, unahin natin siguro muna para may suspense. Ayan, unahin natin yung isa pang mananalo, diba, ng 250 pesos na cash. Siya po ay walang iba kundi yung medyo nag-init ang ulo dahil nga parehas pala kayong may problema. Jerome Batet, Erickson, Divina Riliera, sana mapawi namin ang init ng ulo mo. Pasensya ka na, na-high blood ka namin doon sa sitwasyon. Pero may 250 cash ka naman. Yan, babawi kami sa iyo. 250 cash for you ha, Erickson. At ang nanalo ng Sule TV Box, ang ganda ng papangalan. Alam mo, that is, ano, alam mo, yun ang pangalan ng lola ko. Sumalangit na wa. Epifania Reyes, congratulations! Sule TV Box para sa iyo ha. Antayin niyo po sa lahat ng winners natin. Antayin niyo ang tawag ng Team Heart to Heart kung papaano niyo po makiklaim ang premyo. Ako naman po ay magpapareclaim na kay Tito Daniel dahil OT na tayo, 101 na, 'di ba? So, sa ngalan po ng mga tao sa likod, pati na rin sa harap, gilid, ilalim at ibabaw ng programang ito. One, a pleasure. Two, sobrang happy ko na inupuan ko ang programa ni Kuya Poy. Sana maulit muli. Yan ha, sa mga susunod na araw. Okay? So maraming salamat po sa ating mga program assistants, Bea Rodriguez, Nia Bugarin de Guzman, at si Ed Acerada. Ganun rin sa ating mga studio technicians, si Aaron Tolentino, Ron Eugene Cruz, at si Florian Canceran. Ang ating mga technical directors, Direct Joey Perez, Direct Nanding Bazarte, and Direct Grace Toledo. Ang ating editor ng HOH Catch-Up Episodes, Nep Liagas, ang ating researcher, ang napakaganda, sexy at ang puti ng kilikili na si Rema Anwar, at ang ating executive producer na sobrang bongga din talaga, Jeffrey, bakit may utot? Grabe naman! Jeff Tumayulang umutot? Ano ba yan? Baho? Sorry po. Ayan, ang ating... Ulitin natin, dapat maganda, respetado ha, ang ating executive producer na napakang bongga at napakang galing, the one and the only Jeffrey Batlanggaw. Siya po talaga yon. Maraming salamat po. Ako pa naman po ang iyong chinitita, Laila Chigadora.
And salamat po sa inyong pagsama sa amin ng isang buong linggo dito sa Heart to Heart. O, hindi pa ako tapos ha. 8 to 9.30. Shoutout naman! So, I'll see you guys later. Bye!